Mabuhay and welcome aboard. For today's video, pumunta tayo ng Dubai. Roughly mga 9 to 10 hour flight siya. At ngayon na lang ako ulit makakabalik dito after a very long time. Madalas kasi ang mga flights ko, Amerika o kaya naman Canada. Maganda at malaki yung airport nila dito. Sa sobrang laki, kailangan mo sumakay ng train para makarating ka sa iyong destinasyon. So ito na yung view natin habang nakasakay tayo ng train. Ang bongga ng design ng kanilang entrance, may pa Santa Claus si Mayor. Ramdam natin yung essence ng Pasko. Magche-check-in lang tayo sandali, tapos lalabas din tayo papunta ng grocery. Balak ko rin kasi mamili dito ng mga pagkain na kakainin ko during our stay. Ito, papasok na tayo ng room natin, so medyo maghahanap muna ako kasi first time ko ulit dito, hindi pa ako sanay. For the linis ang banyo. Ganda. Hi! So, hello everyone. Sorry. Ino-on ko yung TV. Anyway, ito. After, kita ba? Naka-record ba? Sorry, medyo haggard doon na. Lakas natin yung ilaw. Yan. Wait. Ayan. Okay na. Hindi, madilim. Yan. Siyempre, kailangan find the perfect lighting kineso. Yan. Okay ba yan? O sumobrang lighting at kita na lahat ng mga kapores natin. And anyway, so ito na nga, guys. Kakalanding lang natin dito sa Dubai. So, masyado naman maliwanag. Ayan, sakto lang. Yan, okay, better, no? Kesa doon sa kanina. My gosh. Anyway, ito, kakalanding lang natin dito sa Dubai. Ang dami kasi ilaw. Ano ba yan? Bahala na nga kung madilim yan. Buksan natin yung likod para makita natin ang view. So, ito, kakalanding lang natin sa Dubai after a 10 hour and 30 minute flight. Masaya ang flight. Hindi ko siya usual route. Hindi ko siya usual na nililipad kasi madalas ang flights ko is America. It's either New York or San Francisco. And it's almost like my first time to be here again in a very long time. Huling flight ko pa dito was before pandemic pa, 2018 pa siguro, 17. Kasi nga, prefer ko ang mga ultra long and long haul. Ang Dubai kasi sa amin, or Middle East flight, is a medium haul flight. Ibig sabihin nun, nasa around 9 to 11 hour flight. Basta medium haul. Pag long haul kasi mahaba talaga yan. Trans-Pacific yan. So yun, I was happy sa flight. Pero syempre, hindi naman natin maalis yung puyat tayo and pagod. Kasi nga, di ba, even if we fly as a passenger, kasi di ba, minsan pagod na pagod tayo sa flight or pagod na pagod tayo pag nasa taas tayo, natutulog lang. What more sa mga working crew? Ito na, we're in Dubai and I am so happy kasi first time ko sa hotel na to. Ayan, maganda ba, clear? First time ko sa hotel na to and I'm so happy dahil sa tapat niya, Carrefour. Ayan o, Carrefour. Carrefour or Carrefour. Favorite kong grocery yan. My gosh. Kaya ito, bababa tayo ngayon. Shucks, bloated ako ah. Sorry. So, bababa tayo ngayon para mag-check. It's around 6:30 PM dito ngayon. So, yun. Nasan ba ako? 6:30 ngayon dito. And mga 11 na yata or 12 na dyan sa Pilipinas. And paalis ako ngayon. Pupunta ako ng grocery. Titignan ko kung ano ang makikita natin doon. And then, tomorrow, departure na namin, going back to Manila. So, quick layover lang talaga. Sakto lang na pumunta rito, magpahinga ng konti, bumili ng kailangan bilhin, magpa-laundry ng damit. And,
For now, yun muna. Bukas ko na kayo ipapakita kung anong ginagawa namin sa Outlying Station. Ang pinaka nilulook forward ko, which is yung breakfast. Kaya, babay na muna and see you later. So, ayun, nakita ko na kinuha na yung laundry namin. Ayun o, sinabit niya dun. Yan, bukas siya darating. And now, I'm just waiting for the elevator that will take us to the second floor of this hotel kasi connected siya sa mall. So, sa mall na yon, merong grocery, may mga stores, at meron ding IKEA. Pero syempre, hindi na ako papasok ng IKEA kasi napakalaki nun. Yan. So, yan yung hotel natin dito. Yan yung main entrance. Nakakatuwa naman yung Christmas tree nila. Nagpicture lang ako doon sa Christmas tree. Ang ganda kasi. Ang ganda ng walkway going there. Actually, hindi ko pa alam kung anong mga makikita ko. Gusto mo yun? Natakid ako. Hindi ko pa alam kung anong mga makikita ko dito. Pero I'm really excited. Oh my gosh, pagbaba ko pala, ito na yung mall. Ayan na oh. Galing. Connected lang siya sa hotel. I love it. Oh my gosh, huwag sana ako mawala. Kasi ang lalaki ng mga mall dito eh. Sabagay, hindi naman ako mawawala. So, hinahanap ko sa yung Carrefour. Ito yung Carrefour. So yan, nakita ko na yung Carrefour. Doon na tayo talaga pupunta. Dami ko nang naikot. Wow, for the chocolate naman agad yung bumungad. Grabe. For the chocolate, agad ang bumungad sa atin dito. Sandali, magko-concentrate muna ako ha. Mamaya na tayo mag-chika. So, ito yung una natin kukunin, yung cream cheese. Kasi naka-sale siya, Almarai. Tapos, kukuha rin tayo nitong puck. Isarap din to. Nandito na tayo sa baby area. Siyempre, hindi natin papalampasin ito. At may nakita akong napakagandang pacifier. Si Mickey, Minnie Mouse ang peg natin. Kunin natin yon. Ano pa bang meron? Banana baby biscuit. Try nga natin ito. Banana baby biscuit. So, naghahanap kasi ako ng jacket na pwede kong gamitin sa New York dahil next flight namin ni John is New York. So, nakakita ako dito. Yan. Isa kasi sa favorite color ko ang mustard. So, yan ang ating OOTD sa flight natin to New York. Tapos, mura lang siya. 69 AED. Hindi ko alam magkano sa peso yon. Pero, I think mura lang siya. I think nasa 1,000. Kasi kung bibili ka niya sa Uniqlo, parang pricey na siya doon eh. Ang mura lang din pala dito. Wait lang ha. Ano muna tayo? Tingin tayo ng turtleneck. Kasi kailangan ko ng mga turtleneck. Oh, shucks! Deadhead jacket. Wait lang. Meron tayo mag-usap. So, ayun na nga. Medyo naubos yung oras ko sa mga pambatang damit. At pambatang gamit. Tsaka para sa... Wow. Shucks. Pambatang gamit. And ano nga yung binili ko? And ano yung jacket? Naubos yung oras ko dun. So, ito... Tingin-tingin lang, stroll-stroll ko, ano pong makita. Pasok tayo sa ano, for the pet park. Madami pa tayong ano eh. Madami pa tayong laruan, so wala akong need na laruan for now. Wala rin ako nakita kailangan ko.
Ito, favorite ko siyang tuna. Favorite ko siya kaso medyo pricey siya for me. 23. Kani 23, 200 pesos. Tatlong maliit. Versus doon sa tig sa 7 AED na ano. So may napalunok pa ako. Yan. So meron silang chocolate area. Medyo ano. Medyo nawawala na yung boses ko kasi puyat na. Ganun tayo, di ba? Pag puyat, medyo namamalat na ng very light. Yan. Anyway, meron akong hinahanap. Every time na nagpupunta ako ng Carrefour or Carrefour, palagi ko yun binibili. Ano siya? Freshly squeezed orange juice. Yan. Favorite ko dito yung kasi ang mura lang niya. Parang isang litro nasa 200 pesos. E sa atin, ang mamahal nun. Hindi ko alam kung bakit mahal, pero ito na. So, halfway na tayo. Halfway na tayo dito sa grocery. Mi goreng, indomie. Gusto ko ba ng indomie? Alam ko marami ako indomie eh. May green chili noodles ng indomie oh. Bago yan ah. Pero okay pa ako. Okay pa ako sa Indomie, so tatawirin lang natin itong area na to. So ngayon, nandito naman tayo sa Cuisines of the World. Ang ganda, no? Ang galing ng grocery nila, per theme talaga. May chocolate area kanina na pagpasok mo, para kang nasa chocolate factory. Ngayon naman, nandito ako sa parang Cuisines of the World. Mga pagkain from different parts of the world. Galing. Tapos yung baby section kanina, baby rin. Ayos ah. Nagparamdam na naman yung tuna oh. Ayun na naman siya oh. Pag isang beses ko pang makita yung gegetching na talaga tayo. So syempre for the frozen section. Kanina diba, ang lapit naman sorry. Kanina diba na doon tayo sa may mga health section nila. Meron ay parang beauty product section. Ito naman yung healthy kitchen area. So at this very moment, nakakaramdam na ako ng pagod. Parang gusto ko nang bumalik ng hotel. Pero itatawid natin ang paglalakad dito. Andito na rin tayo eh. Ito yung favorite ko dito, mixed fruits. Kaso kasi, mabigat siya, wala akong maleta. Sino ka dyan? Tingnan mo yung kanilang seafood area. Oh. Diba? Sino ka dyan? Meron silang pa-monitor. Diba? Ano ba meron dito? Tingin tayo. Ay, laki naman ng hipon na to. Sugpo ba yan? Grabe. Ang fresh. Ayan na to. Tapos may caviar pa sila, oh. So, ito na nga yun. Orange juice. Orin tayo ng maliit. So, 16 lang yan. Ha? At dahil nakita ko yung paborito kong cookies, kukuha na rin ako ng fresh milk. Binalikan natin. Kasi katerno niya yon. Paterno ng cookies yung fresh milk. I'm done. Uuwi na ako at baka dumami pa tong pinagbibili ko for today's video. Anyway, bye! Ito na pala yung IKEA meatballs. Hindi na ako makakapag-video. Ang dami kong bit-bit.
Pabalik na ako ng hotel and nakita-kita lang bukas sa next update. Bye! Dito na tayo sa hotel. Sobrang sarap talaga nito, promise. Freshly squeezed. Meron din tayong Manakish. Saka yung ganito, mga chocolate natin. Saka meron pa akong malaki. Para kung sakaling gutumin ako mamaya. Kain lang muna ako nitong Manakish. Iba natin. Ibang laman ng Manakish. Para siyang Para siyang cheese pizza. Bet ko siya, pero mukhang mas masarap siya kapag microwave. Kaso wala ata microwave dito sa room. Check natin. Oh, wala nga. Kasi banyo na to eh. Usually may microwave. That's it for today. Magbibihis na ako. Hindi na ako magpapakita after kung magbihis dahil gutay-tay na itsura ko noon for sure. And sama ko na lang kayo again tomorrow pagkagising ko from my rest. Kasi bukas uuwi rin tayo ng Pilipinas. After breakfast. Hindi na ako babalik sa mall kasi nabili ko na rin naman lahat ng kailangan ko. And baka mapagastos pa ako dun bukas. Anyway, update na lang bukas. Enjoy ko muna yung me time ko. Bye.